Mav? Pia, isa ito sa isinusulong ng Administrasyong Duterte, pero naiintindihan nga ba ng mga Pilipino kung ano ang federalismo? Gusto niyo bang makita yung sayaw ni Drew sa federalismo? Ang maselang usapin ng federalismo, ginamitan ng pagbanggit sa masiselang bahagi ng katawan, sabay turo sa pagitan ng hita at sa dibdib ng game show co-host ni Mocha Uson. Hidden federalismo! Kaya walang pakas tayo! Nasa video mismo si Uson at napanood ang sayaw sa kanyang personal blog. Disclaimer lang ha, itong pag-uusapan natin patungkol sa federalismo, itong game natin, ay wala pong kinalaman sa draft ng consultative committee o yung CONCOM. Lahat po ng mga jokes namin dito, kung may mga bitawan po sana kami dito, pagpasensyahan nyo na po kami. Pero nawala ng pasensya kahit kapartido at mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Huwag naman natin babuyin na ganun namang kababaw na i-connect mo sa body parts. Something as serious as this issue should not be theatrical in approach. They should get personalities who are academic, you know, at they would know how to explain what federalism is all about. Sa online game show, ikinumpara ng co-host ni Uso ng federalismo sa rainbow. Kita ninyo yung rainbow, di ba 7 ang kulay na magkakaiba at kanya-kanya ang guhit? Pero pinagsama-sama sila sa isang hilera at ganda at ganda-ganda nila. Ilan sa mga kilalang bansa na under ng federalism ay ang US, France, at Singapore. Pero hindi talaga federal ang forma ng gobyerno ng France at Singapore. Semi-presidential republic ang France, parliamentary republic naman ang Singapore. Nasa sobrang liit, ay tinatawag ng city-state at mahirap nang hatiin pa sa mga federal states. Banatuloy ni Senador Panfilo Lacson na nagsabing cremation ang naghihintay sa federalismo sa Senado dahil kay Uson, dapat itapon ng malayo sa mga isla ng Pilipinas ang abo ng federalismo. Ang boss ni Uso na si PCOO Secretary Martin Andanar, dumistansya sa baybanggit sa spokesperson ng Consultative Committee on Charter Change o CONCOM. Siya kasi yung kumausap kay Mocha. Hindi naman ako kumausap kay Mocha. It's not official. Kaya medyo nga na, medyo na bad trip si ES nung kausap ko siya. Kasi nga, wala namang official announcement na merong spokesperson. Pero hindi naman talaga sinabi ng CONCOM na magiging spokesperson si Uson. Gayunman, matagal na nilang sinabing tutulong sa pagpapaliwanag sa publiko si Uson na nakipagpulong pa sa CONCOM nitong Biyernes. Bago ang pulong ay hindi naman naringgan ng pagtutol si Andanar, kaya kasama pa si Uson sa pulong. Hindi ganun ang iniisip natin na style. The approach that we're looking at is situation na looking at the actual conditions of people on the ground and then addressing paano ito matutulungan. Nitong weekend pa lang, dumepensa na sina Uson sa Batikos kaugnay ng kanilang video. Ang babastos nila, kung ano-anong iniisip nila, di ba? Parang sinabi, dyan lang ba napunta yung 90 million? Hindi pa nga nabibigay yung budget. Diba? Eh hoy! Para sabihin ko sa inyo, hindi ako nababayaran dahil mayaman ako! Bago pa po ako formal na kausapin ng representante ng CONCOM at ng communications group ng DILG patungkol sa federalism, ay na-shoot na namin itong video na ito. Wala pong inilabas na pera dito sa video na ito o sa online game show na ito. Pangatlo, hindi po ako ang spokesperson ng federalism. Hindi po ako ang ambassadress ng federalism. Isa lamang po ako sa mga tutulong para isulong ang kampanya ng federalism sa social media. I think Mocha Uson had the best of intentions kasi gusto niya talaga na mapag-usapan yung federalismo ng mga tao. Dapat siguro maseryoso, no? Dahil ito po ay saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bayan. Pero kahit sa mga seryosong paraan ng pagpaparating ng impormasyon sa publiko, nasita si Uson. Halimbawa, sa seryosong column niya sa isang broadsheet, sinabi niyang napag-iiwanan na raw ang Pilipinas sa mga kapitbayan nito dahil Pilipinas na lang daw ang tanging bansa sa Southeast Asia na nasa ilalim ng unitary form of government. Pagpunto ng Verifiles, mali yan. Ang totoo, halos lahat ng bansa sa Southeast Asia ay unitary ang forma ng gobyerno tulad ng Pilipinas, gaya ng Indonesia, Myanmar, Thailand, Cambodia at Vietnam, kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa sentralisadong pamahalaan. Take a leave from advocacy for federalism. Do not involve yourself in promoting federalism until you have studied
very well. Aral muna. Tingin tuloy ng isang miyembro ng consultative committee na nagbabalangkas ng draft constitution ng federal government. Offended, disgusted, disturbed. I don't think Ms. Uson is in the best position to explain the draft constitution. Nagtanong kami sa ilan nating kababayan para alamin kung naiintindihan ng mga Pinoy ang federalismo o kung may natutunan ba sila matapos naman naming ipanood ang video ni Uson. Parang hindi ako masa pinatutupad nilang yung sa federalism na yan. Parang malayo, sa katotohanan. Pero may naiintindihan ba? Anong natutunan niyo tungkol sa federalismo sa video? Hindi ko rin maintindihan masyado yung... Sa school, meron na bang tinuturo sa inyo tungkol sa federalismo? Meron. Meron. Ano mga natutunan mo sa school to? Hindi ka nakikinig, no? Pero doon nga sa video, may natutunan ka ba? Wala. Parang kabastusan naman po eh. Siyempre po, nag-aalala kasi siyempre yung parang kanta nila ba iba kasi eh. Yun lang. Pero meron po ba kayong natutunan tungkol sa federalismo doon po sa video na pinakita ko sa inyo? May nag-stick ba? Wala. Hindi pa rin naiintindihan? Hindi pa rin. Sa panukalang federalismo, mas magiging makapangyarihan at mas may kontrol sa kanilang lugar ang mga lokal na pamahalaan na maganda kung magaling ang namamahala pero delikado kung abusado. Dahil posibleng lumakas ang political dynasty o mga pamilyang sila-sila ang nasa pwesto, hayagan na yung bawal sa panukalang saligang batas ng CONCOM. Pero ang pinal na saligang batas, nakasalalay naman sa mga mambabatas kung matuloy ang pagbabago ng saligang batas via Constituent Assembly. A lot of congressmen are opposing this. So yung anti-dynasty is something that we really have to seriously look into. Katunayan, kahit may anti-political dynasty provision na sa 1987 Constitution, wala pang ipinapasang batas ang Kongreso para dyan, kaya hindi rin maipatupad. Pia, sa official Facebook page naman ni Asik Mo Kauson, iginiit niya na hindi kampanya para sa federalismo ang naturang kontrobersyal na video. At live mula rito sa Quezon City, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.